Katilang Diyos na makapangyarihan, gawin sa tayo. Muli ka namin sinuburi, sinasamba, sinasasalamatan. At hiyaan mo po na sa dakong lugar na ito, naging sampa ang pangalan mo, muli matay niya. Pagpalaid niyo pangunahan ng mga lingkod, i-bless ang mga salitang kanyang titawal, kalitagod mo ang siyang mahiyan, at i-bless ang lahat ng nag-alaw ng oras, at lahat na maaapos ang titig na ito, ang kilani ng ikaw ng pagpapagibay sa alam ni Jesus, sa alam ng mga anak, at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sa sandaling ito, mga kapatid, atin pong tumayan ang ibang mga ng Panginoon. Ayon po kay San Mateo, Kabanata 22, talata 3 at 3-4 na po. Ganito po ang sinasabi, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Pariseo. At isa sa kanila, isang balikmasa sa kautikan ang nagtanong kay Jesus upang tibusin ito. Pero, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautikan? Sumagot ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Atin pong palakpakan ang Diyos sa kanyang mabuting balita. Amen! At sa sandaling ito, mga kapatid, ay na tayo po magpapalibig-libig tayo po makakaupo kapag meron po tayong mga kaunting malalating sandali na atin pong pag-ipipon. At sa sandaling ito, tayo po ay dumako sa pag-inilay ng Ebanghelyo po ng ating Panginoon. Okay? Lahat po ng mga pinagpala at nagsasabi na siya'y nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng praise the Lord. Okay, ang ating pong mensahe ngayon itong hapon na ating pag-inilayan ay tungkol po sa tinatawag na loving God. Ito po yung mga topic na pinag-uusapan madalas sa basic Christian maturity. At ang isa naman po na lagi po involved sa topic ay yung po tinatawag na Christian love or the love our neighbor. So ngayon po ating pag-inilayan ang katotohanan sa bagay na ito at ano po ang maaaring maging pagpapala at benepisyo sa mga tao na kung saan po ay pipiliin niya sa buhay niya ang ibigin ang Diyos sa kanyang buhay. Sa lalaki, ang pag-ibig sa kanyang kapwa. Okay. So dito po sa gospel na ating pinag-inilayan ay sinabi po dito na meron po isang dalubhasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoon. At ang tanong po ay ganito, pero alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Okay? So when you talk about kautusan or in English is law, ano po ba yung pinatawag na law? Sa Bible po kasi, ang law, ito po ay tumutukoy sa pinatawag natin, which is the 5 books of Moses in the Old Testament. Yun po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And sometimes, ang law or ang kautusan ay nire-refer po nila sa 10 Commandments. Ay yung 10 utos po ng Diyos. At ang isa po sa makikita natin dito, na yun pong law or the commandments na kung saan po ay binabanggit sa banal na kasulatan na atin pong laging napapakinggan, eto pong law na ito ay exclusively given to the people of God. Okay? Kanino po sila siya ibinigay? Sa kanyang bayang Israel. Kumbaga, ang kautusan po na ito at ang law na ito ay hindi po specifically ibinigay sa lahat ng bansa, kung hindi sa kanyang bansa. Kaya naman, ang kautusan po na ito, unang-una, ay hinahanap at ine-expect ng Diyos sa kanyang sariling bansa. Although, mga kapatid, na ang commandments, actually, ito po ay required para po sa lahat talaga ng tao. But sa katotohanan, na ang kautusan ito was given to his people. And also, hindi lang po sa kanyang bayan, kung hindi sa mga tao na kikilala sa pamamagitan ng kanila pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, through
our faith in the Lord Jesus, we will consider as God, holy nation. Kaya ho, ito hong bagay na ito, unang-una, hindi po ito dapat ini-expect. Okay? Yung commandments na ito, which is to love God and to love neighbor, ay hindi ho talaga dapat hinahanap o ini-expect sa mga hindi believers at hindi mananampalataya. Halimbawa, kung ang kapitbahay mo po ay hindi naman Christian, wala naman hong personal na pananampalataya kay Lord, di katulad mo, huwag mo kayong magtaka kung bakit ang mga to, kahit po makarinig ng salita ng Diyos, wala silang pakialam. At kumbaga itong mga taong ito, kahit po manakit sila at magsalita ng laban sa kapwa, eh hindi po nakaka-apekto sa kanilang pagkatao. In fact, masaya pa nga po silang nag-chismis eh. Ang ibig sabihin, hindi na ho natin dapat pagtakhan sapagkat ito hong commandment na ito, mga kapatid, is exclusively, okay, na i-expect ng Diyos sa mga tao na kung saan, mga kapatid kay Kristo, mayroon pong personal na kaugnayan sa Kanya. Okay? Kaya nga po eh, makikita nyo sa banal na kasulatan na ang kabuuan po, mga kapatid, ng Ebanghelyo, which is the Gospel, kung titingnan po natin ang puso ng Gospel, ang pinaka-intent po ng Gospel ay upang ipaalam sa tao at ang tao po ay akayin muli na manumbalik sa Diyos. Okay? Kumbaga, ang Gospel hindi nagre-require na mahalin ng kahit sino man na wala sa Diyos ang tao, ang ating Diyos. Kung hindi, ang Gospel ay nagpapakilala ng pagmamahal ng Diyos. Okay? Ang mabuting balita na ipinapangaral ng mga mangangaral ay ipagpapaabot at pagpapaalam na may isang Diyos na kahit makasalanan ka, handa kang patawarin. Handa kang mahalin at handa kang tanggapin. Now, ano naman po ang pag-ibig sa Diyos? Okay, makikita ho natin ang pagkakaiba. Ang pag-ibig naman po sa Diyos ay ang personal namang tugon ng isang tao sa oras na maranasan niya ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala, mga kapatid, ang bawat isa ho sa atin na nandito, simula nung atin pong makilala at maranasan ang kaligtasan at ang pagmamahal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng buhay alang-alang sa atin, ito po ang nagtutulak sa atin. Kumbaga, ang atin pong personal na encounter, ang ating personal po na karanasan sa Diyos, ito po ang driving force natin. Okay, kumbaga, tandaan po natin, malabo at mahirap sa isang tao ang magsilbi at magmahal sa Diyos malibang maranasan niya ang pagmamahal ng Diyos. Okay? Importante ho sa bawat isa sa atin na maintindihan po ang bagay na ito. Na ang pagmamahal po na ito, okay? Ang pagmamahal na naranasan ng isang mananampalataya kay El Shaddai, ang siyang nagtutulak sa kanya upang siya po ay magpatuloy na sa kanya ay lumapit, na sa kanya ay magmahal, na sa kanya ay umibig. Bakit? It is because of personal experience. At bakit po? Makikita ho natin, sabi ko nga po kanina, na ang pag-ibig ko na ito, never po ine-expect ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ang pagmamahal na hinahanap po ng Diyos ay isang pagmamahal which is not conditional. Okay? Makikita ho natin sa CLSS, may tatlong types of love. Ang una yung eros, pangalawa yung phileo, pangatlo yung agape. Okay? So, doon po sa dalawang kinds of love, wala po doon, mga kapatid, ang kategory ng love na hinahanap ng Diyos. Kung hindi yung pagmamahal na kung saan ay tinuturing nating agape, which is love without condition. Lamang, ang pagmamahal at pag-ibig na ito, ang pag-ibig na hindi ho kayang gawin ng tao. Tama po. Bakit? Sapagkat tayo po ay makasalanan, mga kapatid kay Kristo. Subalit, salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat ng ating pong natuklasan at tayo'y natagpuan ng Diyos at naranasan ang kanyang pagpapalaya, pagpapatawad at pagliligtas sa atin, sabi ho ng Bible,
pagdating ng time, nasa aklat po ng Hebreo yon, bibigyan niya po tayo ng bagong puso. At ang kanyang kautusan ay iuukit sa ating puso at sa ating isipan. Anong klaseng kautusan? Ito po ang tinatawag natin the commandments of love. Okay? Nang sa gayon, ikaw na dating masuwayin ay hindi na magiging masuwayin kung hindi magiging masunuri na sa ating poong Panginoong Hesukristo. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos, mga kapatid? Okay, kaya naman po, ang pag-ibig ko sa Diyos ay ang tugon. Everybody say tugon. Tugon! Okay, whether we like it or not, mga kapatid, sa oras na binago ka ng Diyos, mararanasan mo ang kapatawaran. At tatanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At ang pag-ibig ko nito, hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Dahil ang pag-ibig ko nito ay pag-ibig na nagpapatawad. Ito ho yung pag-ibig na lumilimot sa pagkakasala. Ito yung pag-ibig na nagtitiis. Ito yung pag-ibig na nagpapasensya katulad ng Diyos. Kasi pag-ibig, ito ng Diyos. At ito yung pag-ibig na ninanais ho ng Diyos na maghari sa bawat isa sa atin. Mga kapatid kay Kristo. Kaya naman ho, ang Diyos was requiring every believer to love God. Okay? Kayo ho ba'y nasa Panginoon na? Lahat ng nasa Panginoon, pumalakpak muna sa ating Diyos na buhay. Again, the point is, hindi ang Diyos nag-i-expect sa mga unbelievers. Pero kung ikaw ay naniniwalang na kay Lord ka, bayan ka ng Diyos, part ka ng requirement ng Diyos. Hahanapan tayo po ng ating Panginoon. At dito rin po sa gospel ay mapapansin po natin ang katotohanan. Why it is necessary for the commandment to include another set of commandments? Sabi dito ni Lord sa Gospel. Verse 38, ito ang pinakamahalagang utos. 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Okay? At ang makikita po natin na yun hong pagmamahal na minention po dito sa 39 is makikita natin different from the types of love na kung saan nire-require ng Diyos para po sa kanya. Sabi niya, paano daw natin mamahalin ang kapwa natin? Ito po yung sabi. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig po pala pwede pong i-apply differently, mga kapatid kay Kristo. Kung ang pag-ibig sa Diyos, it requires our whole life, our whole submission. Okay? Because of God's sovereign authority over us. Okay? Hinihingi niya po ang buo nating pagkatao, mga kapatid. Buong puso't pagmamahal. Subalit ang pag-ibig sa kapwa ay may pagkakaiba. Sabi dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano daw natin iibigin ang kapwa natin? Hindi katulad ng kay Lord, kung hindi gaya ng sarili. Okay? Ibig sabihin, the way you express your love, mga kapatid kay Kristo, hindi, sabi doon, katulad ng pag-ibig mo sa sarili. Bakit ang pag-ibig sa sarili ang magiging basis ng pagmamahal na ito? Nakikita ko natin dito na ultimong ang Diyos ay kanyang nakikilala kung anong klaseng tao po meron tayo. Sapagkat alam po ng Lord na ang tao ay labis at hindi pwedeng hindi iibig sa kanyang sarili ng tama at ng naaayon. I'm talking about love, mga kapatid. Ang basis so ay sarili. At unang-una, alam na ho at napredict na po ng Lord na ang tao hindi po pwedeng kamuhian ang sarili niya. Ang tao talaga, kapag nagmahal sa sarili, ay talaga namang the best. Kung sino man ho, pinakaunang madalas minamahal ng tao ay ang sarili po niya. Ngayon, that's why God required a believers, those who love God, mga kapatid, to love neighbors as he loved himself. Ito yung point. Wala naman ho sigurong nagmamahal sa sarili na gustong gutumin ang sarili. Tama po ba? So yung pag-ibig ko sa sarili,
Kung ayaw mong magutom ang iyong sikmura, so ganun din daw ang gusto dapat gawin natin sa kapwa. Dapat kapag may nagugutom, edi dapat wag mo rin gutumin. Amen po ba? Hindi mo sapat daw yung ipag-pray kita, brother, na magkaroon ka ng isang salok na bigas. Eh syempre, kung alam mo namang wala siyang pambili, wala siyang pansain, wala siyang pamasahe, so paano natin malalaman yung pag-ibig? Kaya sabi doon, kung paano inuibig. So, alam ko naman ho, wala naman ho siguro ang taong gustong saktan ng sarili niya. Meron ho ba dito? Di ba wala po, mga kapatid? Walang tao, kahit kailan, gusto niya na maparalisa at masaktan ng sarili niya. Ano ho ang gusto natin? Dahil mahal natin ang sarili natin, protektahan at ingatan. So, ang ibig sabihin, kung gaano mo iniingatan, pinoprotektahan ng sarili mo, ay dapat daw maging protector din tayo at hindi natin papayagan na ang kapwa natin ay masaktan. Andiyan pa ho ba kayo? May tao pa po ba dyan? Lahat na nandyan pa, ay magsabi muna ng praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, mga kapatid kay Kristo, the question is, bakit po ang pag-ibig sa kapwa ay importante, mga kapatid, para sa isang mananampalataya? Why is it necessary, mga kapatid, for a believers or a people of God, sa mga tao umiibig sa Diyos, na tayo po umiibig sa kapwa? Unang-una, mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ko sa kapwa, ang isa po sa katibayan. Everybody say katibayan. Madali hong magsabi na mahal ko si Lord. Tama po, ano po? I will praise you till I die. Pero, sabi ho ng 1 John chapter 4, verse 20, ito yung sa Bible, nakikita po natin. Ang nagsasabing iniibig ko ang aking kapwa, ngunit napupuot naman ay sinungaling. Okay? Paano daw niya na mamamahal ang Diyos kung ang kapwa na kanyang nakikita ay hindi niya maibig? Ibig sabihin, realidad naman po, mga kapatid. Malalaman mo po na totoo ang iyong pagmamahal sa Diyos kasi hindi naman nakikita eh. Ang pinaka basihan po talaga, ang pinaka ebidensya kung totoo 'yon, mga kapatid. Kasi unang-una ang pag-ibig po na ating tinanggap, kung totoo man ang palataya tayo, ito ho yung pag-ibig talaga, yung pag-ibig na ng Diyos na nasa puso natin. Kung totoo talaga na pag-ibig na at love ng Lord na nasa puso ho natin, imposible ho, mga kapatid, hindi mag-reflect. Tama, ano po? Okay? Kung yung pag-ibig na mapagpatawad, imposible na hindi mag-reflect yan. Ibig sabihin, yung pagmamahal sa kapwa, ang visible manifestation. Tandaan natin, walang umiibig na hindi niya nire-reveal. Okay? Ang nature ho ng pagmamahal is always to reveal. Ipinapahayag. Halimbawa, ako po ay binata at ako'y may nagustuhan. Normal po sa isang tao umiibig ang nagpapahayag. Bawa, naregaluhan ko. Kasi, love ko siya eh, mga kapatid. Bibigyan ko ng flowers, mga kapatid. Niyayakap ko. Meaning to say, true love must be revealed. Ang totoong pag-ibig ay nakikita at hindi nakatago. That's why, mga kapatid, importante ang pag-ibig sa kapwa sapagkat malalaman mong totoo ka. Na Christians, you will know the true Christian by their fruit, by means of their love. Kaya ang totoo na mananampalataya, umiibig at nagmamahal. Lahat ng umiibig, palakpakan muna natin si Jesus. Pangalawa, mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig natin sa kapwa, mga kapatid, ang batayan ng ating kaugnayan sa Diyos. Sabihin nyo nga muna kaugnayan. Saan mo natin makikita? 1 John chapter 4, verses 7 and 8. 1 John chapter 4, okay, verse 7 and 8. Ito po yung sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Okay? Bakit daw tayo mag-ibigan? Kasi nga po, God is the author of love. Okay? Kung sino yung author, it must be. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos.
Okay? Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at nakikilala ang Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabihin niya mo ng salitang pagkilala. Part of pag-honor sa ating pong Panginoon, part of our connection to our God. Parang ganito lang po yan eh. Kapag ikaw po ay pinanganak sa mundo, normally, mga kapatid, meron po talaga tayong mga magulang. Kung ano yung itsura ng magulang mo, ganun din ang magiging itsura ng kanyang anak. Kaya naman ho, kapag may taong kakilala, nakakita dun sa anak, mas madali ho niyang ma-identify. Sabi niya, parang kamukha ka nito. Tatay mo pa siya. Kasi normal po yon, may reflection. Nagre-reflect po talaga kung ano yung image, mga kapatid. So, dito ho natin makikita yung ating pong relationship. Yun hong intimacy at kaugnayan po natin. Sapagkat ito po ay magre-reflect, okay? Makikita ho yan, hindi ho sa pamamagitan ng husay natin. Husay! Hindi ho sa pamamagitan ng talento ng tao. Hindi mo sa pamamagitan, mga kapatid, ng involvement ng tao sa organization kung hindi nakikita sa naturalesa. Everybody say naturalesa. Parang aso lang ho yan eh. Kapag ang aso kumahol, huwag mo sabihin pusa. Kasi ang pusa hindi kumakahol, mga kapatid. Normal sa aso ang kumahol kasi aso po siya eh, mga kapatid. Huwag ka na magtaka. Bakit ka kumakahol? Dapat kumiyaw ka. Huwag mong pilitin kumiyaw ang aso kung alam mo namang siya'y aso. Ganon din po sa tao, mga kapatid. Kahit po ang tao, tigilan mo, mga kapatid, at sulsulan mo, turuan mo na gumawa ng kasamaan against neighbor. Halimbawa, tuturuan mong imarites, ikismis, kapag ang taong yan, ang puso at buhay niya, Diyos ang siyang naghahari, titiyakin ko sa iyo, kapatid, hindi ka pakikinggan yan. May tao po ba? May tao po ba dyan? Lahat ng buhay, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Okay? Kaya, yun pong pangalawa ay larawan ng ating kaugnayan. Totoo ka na anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, totoo kang anak ng Diyos. Yung pag-ibig na taglay mo ang katibayan. Okay? Anak ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin. Pangatlo, ilan lang po itong aking kinuha. Pangatlo, na ang pag-ibig sa kapwa, ang katunayan na tayo ay totoo, binago na. Sabihin nyo, binago na ako. Pumalakpak ang mga binago na ni El Shaddai. Yan. 1 John chapter 3 verse 14. Ganito rin po yung sinasabi. Okay, sabi dito, nalalaman nating lumipat tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Okay? Sa Bible ho kasi ang simbolo po ng kamatayan ay kasalanan. Sabihin, nabubuhay ka pa sa dating buhay. Pero kapag ang isang tao ay na-convert na, binago na ni Jesus sa pamamagitan ng gospel, at sinurrender mo ang buhay mo, ikaw ay natutong lumakad sa pananampalataya. Ang kalakip ho na magiging bunga po nito, mga kapatid, ang fruit po nito ay walang iba kung hindi yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5:17, you are a new creation. Sabihin nyo, bagong nilalang. Bagong nilalang. Yan. Ano ho daw ang bagong nilalang? Ang bagong nilalang ay ang pinananahanan ni Jesus sa kanyang buhay. Pinananahanan ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Therefore, kung ang nagahari at nagnanahan sa atin ay ang Diyos na nagbago sa iyo, mga kapatid, hindi ho imposible na bago rin ang buhay po natin. Hello? Bakit? Dahil ang Diyos ang nagahari sa atin at ang kanyang pagmamahal, hindi po imposible na ikaw ay magmahal at umibig sa iyong kapwa. Imposible yon kung wala ka kay Lord. Pero sabi mo sa katabi mo, posible na ngayon, kapatid. Posible na kayo. Okay? Huwag mong sabihin kapag ko, hinihinga ka na, ay patawarin mo na siya, at na kay Lord ka, ay hindi ko kaya. Kapatid, feeling mo lang yan. Pagpasensya mo na lang yan, kasi ganyan talaga yan. Ay hindi po pwede yan. Mga kapatid, ang totoo yan, feeling lang ho natin yan. Pero ang totoo, mga kapatid, meron kang kakayahan. Bakit?
dahil kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen! Lahat ng binago na, magsabi na praise the Lord! Again, ulitin ko po ay yung 1 John 3:14, bakit po importante yung pag-ibig sa kapwa? Kasi katunayan. Okay, ebidensya na tayo ay totoong bago na. Sabihin nyo, bago. Ang bagong buhay ay ang buhay na pinaghaharian ng pag-ibig. Praise the Lord. Salamat po sa Kanya. Ngayon, tandaan po natin na minsan, ito napanood ko sa mga pelikula eh, minsan kapag daw inaapi ka na, hindi na po pwedeng magpatawad. Hindi na pwedeng magparaya, hindi na po pwedeng puro-puro na lang pagmamahal kasi ikaw daw inaabuso. Pero alam nyo, ito po ay kamalintunaan sa mananlakasulatan. Dahil sa Bible, mga kapatid, sa harapan ho ng Diyos, ang pag-ibig sa Diyos, ganun din, na bunga nito sa kapwa ay may kalakip na pagpapala. Sabihin nyo, pagpapala. Alam ko naman, ang pinakamasarap pakinggan sa mga anak ni El Shaddai, pagpapala. Binipisyo, mga kapatid. Yung inyong pong matatanggap. Sino hong gustong pagpalain ngayong hapon na ito? Pumalakpak na malakas kay El Shaddai. Sumigaw ng praise the Lord. Sabihin nyo, Lord, inaangkin ko. Pinagpala mo ako. Ito ho yung pagpapalang kalakip, mga kapatid, ng tinatawag nating pag-ibig sa Diyos. Psalm chapter 91, verses 14. Okay? Kung kayo pa may Bible, ganito ang sabi, aklat po ng Salmo, ito yung ating ulit-ulit na dinadasal. Alas 8, alas 12, alas 8. Psalms 91, verse 14. Because He loved me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges His name. Ano sabi ho doon? Dahil sa ako'y iniibig niya. Sino ang sinasabihan niya? Ang mga tao na kung saan po pinili, tinanggap ang Diyos sa kanyang buhay at nabubuhay sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ano po ang benepisyo ng pag-ibig sa Diyos? Sabi dito, I will rescue Him. Pangalawa, I will protect Him. Anong sabi mo doon? Ikaw ay kanyang sasaklolohan. At hindi ka lang niya sasaklolohan. Ikaw ay kanyang iingatan. Everybody say, saklolo. Kailan ho tayo tumatawag ng saklolo? Kapag may pangalan. Meaning to say, pinapakita ko dito that outside of loving God is outside of rescue and protection. Pero, if you are living, okay, exercising, faithfully walking in the law, in loving God, pangako ng Diyos, He will rescue. Ibig sabihin, nauubliga po ang ating Panginoon. Wala ho siyang magawa kung hindi ang ikaw ay saklolohan sa panahong kailangan. Eto, ako ho kasi one time, humayo po ako ng sapang. Eh kasi sobrang higpit pa po nung nakaraan. Natapos ang gawain ng sapang alas 2:30. So sabi ko dapat alas 3, nandun na daw po ako sa bangka. Ang problema, wala pa akong alas 3. Dumating po ako ng bangka, ay, dumating ako doon. Wala na ako muna eh. Wala na po, naiwan na po ako. Di ako ngayon po, lungkot po ako, bangingi po ako, pampira paano ako makakauwi nito. Ang aga-aga ko doon, ay ang sunod pong biyahe, after po noon, kinabukasan na alas 5, mga kapatid. Eh gusto ko po umuwi. Ngayon, mga kapatid, may dumating ho na isang driver ng bangka. Sabi ko, sir, magbibiyahe ka ba? Oo. Ay, sabi ko, tama, praise the Lord, makakasakay ako. Pero sabi niya, Brad, kaso kailangan natin 10 pasahero bago umalis. Sabi niya, kailang hintay tayo. Upo ako doon sa may retail. Silip ako ng ganun sa may simbahan. Naharap kapat lang kasi. Alam niyo, mag-aalasin ko na po. Ako pa rin po lang ang pasahero. Sabi ko, pambira, yari ako nito. Wala akong mahalan sa kaya. Mukhang bukas lang ako uwi. At matutulog na yata ako ng retail. So, ang ginawa ko, actually na-hopeless na ako. Kasi sabi yun ng driver, Uya, paano yan? Kasi lugi naman kami pag hinatid ka namin. Wala akong magawa. Ang ginawa ko, pray na lang po ako. Bahala na si Lord. Pray ko, Lord. Actually, bago pa ako pumunta doon, kasi alam ko mahigpit, nag-pray na po ako sa bahay. Talagang ang akin pong aim, makauwi po ako. Eto na ngayon, pinag-pray ko. And after that, pasama na rin ho yung ipinanatag ko ang loob ko, matutulog ako sa pretend.
Kumbaga, inaaliw ko na lang yung sarili ko. Tapos, nagsensyo na lang ako. Alam niyo, maya-maya, mga kapatid. Lumapit po si driver. Lapit sa akin. Sabi niya, kuya, sakay ka na. Sabi ko, wala naman pa, sir. Ba't ako sasakay? Sabi niya, kasi ano, may pinapahatid sa amin ng mga bato sa bayan. Papunta na tayo ng bayan. Alam niyo, mga kapatid, dumarinig ko yun. Dundag po ako. Sabi ko, praise the Lord! At alam niyo, ako lang po ang sakay dun sa bangka. Papunta ho ng bayan. Walang pasahero. Sabi ko, mga kapatid, sa panahon po na minsan hopeless ka at tumihingi ka, hindi po pwede na ang Diyos na ito ay aagapay at tutulong sa bawat isa po sa atin. Hindi lang po yun. Ang asawa ko po na ospital. Actually, wala na po kaming malapitan nun na mahinga ng tulong, mga kapatid, si Cristo. At inabot kami ng 3 months bago po na i-apply po yung operation. Actually, na-operahan po ang asawa ko sa ovary. Ngayon, ang hinihingi po sa amin, 54,000. Siyempre, practically, tao po ako. Normally, tayong tao, marami kasing ano eh, mga sources. Bawa, lalapit ang SWD. Actually, nasa isip ko na ho yun. Lalapit ang SWD. Ano pa? PCSO. Ano ba lalapitan ko, mga kapatid? Ako naman, mga kapatid, maliban ho to, siyempre, alam nyo tayo mananampalataya. Hindi natin binabaliwala yung kahalagahan ng Diyos. Although, siyempre, tao po tayo, gumagawa tayo ng mga part natin. Pero, God will be done. Actually, sa totoo lang, hindi ko na po nagawang pumunta ng DSWD, mga kapatid. Wala akong nalapitan. Lumabas kami mag-asawa, wala ho kaming binayaran, mga kapatid. Pirma lang po ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ho, almost 3 months, ilang beses ho na, ano, na-deny. Hindi po siya na-operahan. Yung pala, kaya ho pala puro delay kasi may inihanda pa na si Lord para po sa amin, which is libre. Sabi ho sa akin, ano sabi sa akin? Yung pinakahuli, April po yun. Okay? 2017, pinapunta kami ng ospital. Sabi ho doon, cancel ulit. Cancel. Kaya pala cancel, sabi doon, alam mo, sis, alam mo ate, pinagpala ka. Bakit? Nakasama ka doon sa 5 na mga isinama sa government project. Alam niyo ang operation? Special ho, laparoscopic. Hindi nabibiyakin, mga kapatid. Pag labas na kasawa ko, tuwan-tawa kasawa ko. Praise the Lord, wala tayong gastos. Alam niyo, awa ho ng Diyos. Lumabas ho talaga nakita ko sa operation. Pag labas ho namin, wala kaming gastos. Salamat ho kay Lord. Alam niyo, nung wala ko kay Lord, di ko naranasan yan. Pero nung ako po'y naki El Shaddai na, naranasan ko po, may tinatawagan ho ako ang Diyos. Diyos na buhay po na ito, na di natin nakikita. Pero alam po natin, tumutugon po siya at sumasagot sa ating pangangailangan. Isa lang yun ang dapat natin gawin. Magpatuloy tayo, huwag tayong lalayo. Maglingkod tayo sa Kanya, ibigin natin siya, at di niya tayo pababayaan sa ating paglilingkod. Amen! Minsan na ho kami lumayo ng ating katarap. Pero alam nyo, hindi ho talaga ano eh, hindi ho blessing ang paglayo. Kasi pag lumalayo ho tayo, lumalayo din ang kanyang tulong sa atin. Nasaan ang tulong? Personal tulong. Sariling gawa lang ho natin. Nakakasurvive ka naman, pero sa sarili mong gawa. Pero kapag ang Diyos ang siyang naging priority mo sa buhay mo, inuna mo ang Diyos, siya talaga ang sovereign, siya ang reason kung bakit ka nabubuhay, itiyakin ko sa inyo, hindi ka pwedeng papayaan at tanggihan ng ating El Shaddai na ito. Eh, alapakan natin si El Shaddai. Pusin ko na po. Para ano naman po. Ang pangalawa po, mga kapatid, Romans 8:28. Ito ho yung benepisyo. Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sabihin nyo nga muna, gumagawa. Ano daw ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid? Ang Diyos po pala ay hindi tamad. Sabi ho ng Romans 8:28, siya daw ay patuloy na gumagawa kasama. Ang lahat ng tao, hindi po. Siya po ay kasama ng mga taong devoted na umiibig at nagmamahal sa Kanya. Kaya totoo sabi ni San Pablo sa Philippians 4:13, kaya pala niya nagagawa ang lahat ng bagay. Ano ho yun? Sa mga survival, sa trials, sa mga paglakad, mga kapatid, sa pagtitiis dahil sa pananampalataya, sa paglilingkod. Kaya niya pala nalalagpasan. Ito pala yung dahilan. Kasi alam niya sa sarili niya na habang siya'y humaharap
sa lahat ng mga tragedy, trial and difficulties, naniniwala siya at nagtitiwala. Ang Diyos ay hindi lumilimot at nagpapabaya. Bagkos ang Diyos ay kasama niya sa kanyang paglilingkod, kasama sa paglakad, sa pagharap sa mga pagsubok, at ang Diyos na ito, katulong natin sa ating buhay. Amen! Palakpakan natin si Jesus! Kaya ito ho yung na-discovery ko lang eh. Kaya pala sabi ni Brother Mike, ibang-iba tayo kaysa iba. Alam nyo kahit po sa amin, sa lahat ng nilipatan naming bahay, lagi ko kami pinagtatakhan. Alam nyo ang tingin nila sa amin? Maraming pera. Sabi ko, salamat! Magdinas propeta kayo! Alam nyo, asan ay makikita kami? Uy, bakit ako sa inyo? Ang dami nyo siguro pera! Sabi ko, ay salamat sa Lord! Napagkakamalanan mo bakit? Kasi ang tao, normally, ang basihan ho nila, kung ikaw ay nakakaangat o hindi, yung iyong smiling face. Kasi kapag ang makasalibutan na kasi mga ko, ibig sabihin yan, walang sahod. Pero pag maraming pera, nakakabalit, hanggang langit ang ngiti, madyong dito, madyong doon. Pero tayo mananampalataya, mga kapatid, makatanggap lang ho tayo minsan, 100, 150, abang praise the Lord, nakaagal, salamat kay El Shaddai. Ibig sabihin na mananampalataya, mababaw ang kaligayahan, madaling makontento, magaling umapreciate sa mga natatanggap. Kahit lumalumang damit, nakatanggap ay salamat sa Diyos, nakatanggap. In fact, ito ang suot ko, hindi ko binili ito. Pati yung pantalon, pati sapatos. Alam niyo, wala ho akong binili. Salamat na lang ho, may El Shaddai tayong nagmamahal, umiibig sa atin. Bakit? Sinusuklian niya ang pagiging devoted natin para po sa kanya. Salamat po kay Lord. Ang Diyos na siyang nagpapala sa mga lingkod, na mga nagpapagal, ay just din po na pwedeng magpala sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong pagtsatsaga. Salamat rin sa ginagalang pinagpipintagan at hinirang ni El Shaddai ang subo ng kapanahonan. At sa oras na ito, I encourage everyone na kung sa palagay mo sa sandaling ito ay medyo hindi mo pa sure na naka Lord ka na, maaaring meron pong nandito pero doubted ka, talaga bang naka Lord ako? Kaya minsan mga kapatid, minsan pag doubted ka, mahirap din po sa iyong mag-obey. Pero kapag fully convinced ka na binago ka na ng Lord, nasa kanya ka, hindi ho imposible sa iyo. Kaya ho ini-encourage ko kayo, pakitaas ho ng kamay. Yung hindi pa sure na nasa kanya na si Lord, ini-encourage ko po kayo na sumabay sa panalangin. Sabihin natin, Panginoon, ako'y isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Salamat, ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang namatay upang ako'y mabuhay. Inaangkin ko ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya ko. Binago mo ang buhay ko. Binigyan mo ako ng bagong buhay at pag-asa. At binigyan mo ako ng lakas at kakayanan na makasunod sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, amen at amen. At lahat po tayo nandito, who fully convinced that we are under the supervision of God, under the kingdom of God, God is expecting everyone to love Him and to love our neighbors. Kaya sa oras nito, inaanyayahan ko po kayo, mga kapatid, bilang mga taong tinubos at tinawag, suklian natin ng pagmamahal sa Diyos ang kanya pong kabutihan, dahil the more na nagmamahal ka, the more na pagpapalain ka ngayon sa kanya. Wala nang ibang mas mahal ka. Hallelujah. Pagkasama ka, wala na.
tayo na tayo po ay binago, tinawag, at ibinilang sa kanyang kaharian, ang Diyos ay umaasa at hahanapan po tayo ng submission and obedience to His own commandments as a citizens of the kingdom. Subalit, huwag tayo mawala ng pag-asa ang hindi natin kayang gawin. Ang Diyos, 2,000 taon ang nag-provide para po sa atin ng kakayahan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya sabi ng Bible, hindi na tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ibinuhos na sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Hayaan natin ang kanyang Espiritu ang maghari sa atin nang sa gayon, lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban at maibahagi natin sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya, ang biyaya ng pagmamahal na ito sa ikabubuti ng ating kapwa at ng ating sarili at sa ikagaganda ng kanyang kaharian ayon sa ating home pananampalataya. Salamat po sa iyong papuri pagsamba in the name of Jesus and the people say Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.